Hi, Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. The Sir Gem, in your Tar Reader. So, Far Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadahan ang mapanood mo ang reading na ito. Maaari yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For Sign, you have 10 of Pentacles, an Earth sign. The Moon, this is a strong Pisces energy. And Page of Cups, a Water sign. Okay. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, maaaring ikaw ay connected with a strong Pisces energy. The Moon, that is a Water sign. An Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and the Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm getting here an energy of a hidden secret that is yet to reveal. Maaring ang iba sa inyo, merong matuklasan or malaman, okay? The Moon. This is all about your feelings and emotion. So possible na merong kang malaman or matutuklasan or ikaw yung aamin ng katotohanan. Again, for Sign, resonate as it is. Possible na ikaw yung mag-reveal ng matagal ng tinatagong sekreto. You have the 10 of Pentacles. Diba? Abundance, prosperity sa pamilya. Maaring sa ngayon, ito yung priority mo. Possible ng iba sa inyo, maraming pinagkakaabalan sa buhay na kung saan yung focus mo is to save, to invest, and to have a, alam mo yung financial freedom para sa pamilya mo, yung tipong hindi na kayo mag-worry sa mga utang or loans. Maaari rin ang iba sa inyo, unti-unti nakakapagpundar ng sarili nyong property or bahay, sa mga sasakyan. Masaganang buhay. That is all about the Ten of Pentacles. And the Page of Cups, a water sign. Maaring ang iba sa inyo, for Sign, you have an admirer. Maaring siya ay nasa ibang bansa or ikaw ay nasa ibang bansa. Resonate as it is, for Sign. But the Page of Cups is a new connection. Diba? New inspiration. Possible na ito ay connected sa relationship mo or love life. Maaari rin naman sa trabaho. There's a possibility na ang iba sa inyo will have a chance na makapagtrabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar because of the sea. Diba? Ibig sabihin, other country or other area. So let us clarify your energy. Give me the Moon for Four Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Moon energy. You have 10 of Swords, an air sign. Maaaring ikaw ay connected with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. But for Sign, that 10 of Swords, meaning to say endings bring new beginnings. Maaaring may nalaman, nakatotohanan, sikretong matagal nang itinago na nabunyag na naging dahilan kung bakit you are having this new beginning in your life. Maaaring ang iba sa inyo, nung nalaman yung totoo, yung na-reveal yung sikreto, merong nag-break, nag-separate, diba? Nagkahiwalay. Kasi endings bring new beginnings. Ibig sabihin niyan, merong tinapos, tinuldo ka na sitwasyon at nag-move on na. You are trying to recover. Kung ano man yung sitwasyon mo, Far Sign, resonate as it is. Particular man yan sa trabaho mo, or sa love life, or sa personal life mo, Far Sign. Ibig sabihin nito, merong kang na-realize na pagtanto na bakit ka mag-stay sa sitwasyon na hindi ka na masaya. So, you are now moving towards a better situation.
because maaaring ngayon ka lang nagkaroon ng enlightenment, okay? Kasi minsan, may mga times or moments sa ating buhay na nagpapakamartir tayo. Yung parang nagtitiis tayo sa sitwasyon kahit na nahihirapan ka na, nagtitiis ka lang. Pero ngayon, parang na-realize mo na you deserve better. That's why you have the Ten of Swords. You are now taking to a new, better situation. Let us see the Ten of Pentacles in your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me the Ten of Pentacles in your energy. Three of Swords, an air sign. Okay. Possible na connected ka with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Three of Swords, heartbreak, pain, separation, sadness. Possible para sa ibang fire sign, this is a broken family. Okay? Because there's a Three of Swords. Ibig sabihin yan, hindi kayo in good terms within your family. Mga kamag-anak mo, hindi kayo okay, hindi maayos ang pakikitungo nyo sa isa't isa. Maaari rin na nagkakaroon ng inggitan, diba? Sa kung ano yung meron yung kapitbahay mo or kamag-anak mo, naiinggit ang iba. Or kung ano yung natatamasa ng magandang buhay nung kamag-anak mo or pamilya mo, kinaiinggitan naman ng isa. Okay? Kaya may Three of Swords kasi merong selos at inggit na nadarama. Maaring isa ito sa natuklasan or nalaman mo, the moon energy that gives you the Three of Swords. Ito yung nagpa-realize or nagbigay ng enlightenment sa buhay mo na hindi pala lahat ng tao na nasa paligid mo, malinis ang intention. You have Ten of Swords and Ten of Pentacles. Minsan, kahit kamag-anak mo na, hindi pa rin maganda yung pakikitungo nila sa'yo. Okay? Later mo na nare-realize yung tunay na pagkatao ng mga taong nasa paligid mo, for sign. Kaya naman siguro, ngayon mo na napagtantoon na dumistansya na lang. Mas mabuti pang, alam yung ikaw na yung mag-adjust sa sitwasyon na ito. Gaya ng iba dyan, maaaring may agawan pa ng property. Diba? Kung kanino ipapamana yung property, yung tipong pati bahay, pinag-aagawan. Kung ano man ang sitwasyon na nangyayari sa buhay nyo, for sign, I'm really getting here na you are distancing yourself from this negative situation kahit na kapamilya mo or kamag-anak mo pa sila kasi hindi ka na masaya eh. Hindi na healthy ang relationship nyo. May halong inggit, ines, at maaaring stress. Diba? Nagbibigay ng stress ito sa sitwasyon nyo. Let us see the Page of Cups. Give me the Page of Cups for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Three of Pentacles, an earth sign. Para sa ibang fire sign, okay? You have the Page of Cups and Three of Pentacles. Ibig sabihin ito, there's a potential of a new connection. Maaring sa workplace mo, sa trabaho, you have an admirer. Diba? Maaring meron kang manliligaw suitors, resonate as it is, or meron kang crush. Merong nagkakagusto ka sa mga katrabaho mo. Let us say na ganun yung sitwasyon mo. Para sa ibang far sign naman, maaring they are eyeing na ma-promote ka because sa dami-dami ng mga applicants, parang ikaw yung ina-eye nila to be promoted sa trabaho, Three of Pentacles. Nafe-feel ko, for sign, you have a potential opportunity when it comes to love life and career. Okay? Resonate as it is. Let us get more energies for four sign, Aries, Leo, and Sagittarius.
Okay. First sign you have here, child. Maaaring iba sa inyo ay may anak. Okay? Single parent, solo parent, ikaw yung tumataguyod sa inyong pamilya. Meron kang sinusuportahan, meron kang responsibility sa buhay mo. You have journey, travel. Gaya rin sabi ko kanina, maaaring you are in a long distance relationship or connection with someone. So there's a travel. You have change in your life, change in your situation. Maaaring ang iba sa inyo, lumipat ng ibang lugar, di ba? Para lang malayo sa stress, sa buhay, sitwasyon ng pamilya nyo. Or maaaring change sa work. Lumipat ka ng ibang trabaho. Okay, resonate as it is. You have a mature woman. I'm really getting that this is your energy for sign. Yung tipong marami ka ng pinagdaanan na hirap sa buhay at marami ka ng natutunan sa sitwasyon. Maturity level mo ay mas lalong tumataas dahil marami ka nang na-experience sa mga sitwasyon na pinagdaanan mo, kung paano ma-overcome yung mga problema at stress na yan, at how to stay positive in your life even though marami ka pa rin problema ang kinakaharap sa buhay. And you have poverty, kahirapan, di ba? May utang, loan. It feels like hindi matapos-tapos yung hirap na pinagdadaanan mo sa buhay pero kinakaya mong makasurvive. Let us get more clarification for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Let us see your energy for sign Aries, Leo, and Sagittarius you have here. The High Priestess. Diba? Ibig sabihin yan, mataas yung level ng intuition mo ngayon as a mature woman. Diba? Marami ka ng alam, marami ka nang natutunan sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Ibig sabihin nito, first sign, yung instinct mo, yung intuition mo, madalas tama. Yung pakiramdam mo. Kung meron ka mang kutob na nararamdaman. You have the Seven of Pentacles and Earth Sign. Patiently waiting. Maaaring ang iba sa inyo merong inaantay. Application mo sa ibang bansa. Or maaaring application mo to be promoted, resonate as it is. Or you are waiting for someone or someone is waiting for you. Okay? Because you have journey. May travel. So, merong nag-aantay. You have Nine of Swords and Air Signs stressing out. Kaya nga you have the Ten of Swords kanina. Kasi stress ka na sa sitwasyon na pinagdadaan mo, sa hirap ng buhay na dinadanas mo, sa mga problema ang kinakaharap mo. Para bang gusto mong maka-move on from that? Ayaw mo nang isipin yung stress, di ba? Gumagawa ka ng way para maialis sa isipan mo yung stress na yan kasi almost di ka makatulog sa gabi kakaisip about it. Kaya you are taking action para alam mo yung maibsan yung stress na yan o pag-overthink. You have the justice in your energy. This is a strong Libra. Maaaring ikaw ay connected with that Libra. But justice is some kind of energy na as long as tama yung ginagawa mo, huwag kang matakot kasi good or positive energy yung babalik nun sa'yo. Justice is a fairness or balance. Diba? Kaya always do good to others. Hayaan mo yung mga taong manluloko sinungaling kasi may karma din. Justice. And you have Seven of Cups, a water sign. Maaring isa ito sa mga pangarap mo sa buhay, unti-unti mo nang nakakamit.
possible din na ito yung motivation mo to go on with your life, 'di ba? Yung mga pangarap mo para sa pamilya mo. 'Yun ang motivation mo. Let us get more message for you for sign Aries, Leo and Sagittarius. Okay. You have here for sign Cupid's arrow. Have faith, love is coming into your life. Surprise invitation. Okay, you have Cupid's arrow, your soulmate, your destiny. Maaring may paparating. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, working on it. Ibig sabihin na yan, trying to rebuild your life. Trying to recover your life. You have coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted in friendship. Have time with your friends, di ba? Kung gusto mo nang makakausap sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, meeting and conversing, take your time to talk with someone na pinagkakatiwalaan mo. You have the Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ibig sabihin itong the Phoenix, para bang you will transform to your better self. Sa dami ng problemang pinagdadaanan mo, dapat tulungan mo yung sarili mong makarecover and improve yung buhay mo. You have stabbed in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Maaaring ang iba sa inyo na betray, okay? Resonate as it is, kaya na brokenhearted, you are betrayed by someone na pinagkatiwalaan mo ng sobra. Maaaring your person, someone na special sa'yo, or kahit pamilya mo or kamag-anak mo, di ba? There's a shocking attack. You have addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block and restraint. This is not a healthy attitude, okay? If this is your energy or your person's energy, try to let it go. Kasi hindi yan makakabuti para sa'yo. And you have wedding rings. Union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Para sa ibang four sign, a potential long-term commitment with someone, okay? Maaring ito yung change or pagbabago mangyayari sa buhay mo. That is a lifetime. Let us see, Angel Guide, give me some message advice for fourth sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel Guide, give me some message, guidance, advice for four sign. Okay. Four sign, you have here. Get more information. Okay.
Okay? Huwag padalos-dalos sa desisyon sa buhay. Get more information muna. Try to evaluate the situation. Not the right time, wait for the divine timing. Helpful people, your family, your friends, someone that you can trust. It's a yes for you, for sign. Remain positive as always for you to attract positive energy, good vibes sa buhay mo. Alisin niyang stress, alisin niyang problema at pag-overthink sa sitwasyon. And there's a perfect timing. Wait for the divine timing. Wait for the perfect timing for sign. Just trust the process. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.